Hi people, Madam Manju, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, I'm going to answer some questions that I have received na bakit daw may AdSense na yung YouTube channel ko na nakikita naman nila na hindi pa ako naka-reach ng 1,000 subscriber. So sasagutin ko yan at kung bakit ako tumigil sa pag-YouTube noon. So guys, maikli lang naman tong video na gagawin ko kasi sasagutin ko lang yung mga katanungan nyo na kung bakit ako may AdSense na sa aking YouTube channel kahit hindi pa umabot ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hour, which is ang requirements ni YouTube bago ma-monetize yung YouTube channel mo. At kung bakit ako tumigil sa pag-upload. So first is unahin natin kung bakit ako tumigil sa pag-upload ng mga videos sa aking YouTube channel. So, first is, nung 2020 back and 2020 is, nag-update, may balita na si YouTube is magtataas ng subscriber at watch hour, which is ang requirements ni YouTube bago ma-monetize yung YouTube channel mo. So, ako, as a small YouTuber, nawalan ako ng pag-asa doon. At isa ang ibang dahilan is may isang content ako na naka-copyright strike. So yun na yun. Tapos so sa susunod naman yung pasukan na is nag-upload ako ng isang video ko na related sa aking klase at naka-copyright claim ako doon. So parang nawalan na talaga ako ng pag-asa at nung nito lang nakaraang buwan is nakalimutan ko yung password ng aking YouTube channel, which yung password ng aking Gmail account. So, tumigil ako sa pag-upload at paggamit nito ng aking account. So ayun yung mga dahilan ko at meron pa pala is sobrang busy ko sa school. So, hindi pa nakakaalam dyan sa mga subscriber ko na hindi pa ako kilala is isa po akong working student. So, sobrang busy po talaga. So, bihira lang po ako makagawa ng video at yun. So, yun lang naman so far yung dahilan ko kung bakit ako tumigil sa pagba-vlog. Next is, sasagutin naman natin yung kung bakit ako nagkaroon ng AdSense kahit hindi pa monetize yung YouTube channel ko. Si ito yun. Yan. Nakikita nyo dyan. So, may ad yan yung YouTube channel ko at may nakalagay dyan na skip. So, ibig sabihin, may AdSense na siya. So, bakit ganyan yung lumabas? Noong 2020, ay naglabas si YouTube ng statement about monetization sa video ng isang YouTuber. So hindi pa to alam na mayroon na palang pagbabago. So, noong mga nakaraang buwan is, nag-YouTube ako, at may nakikita akong mga channel na kahit hindi pa nakaabot ng 1,000 subscriber, yung channel nila is may AdSense na yung mga videos nila. So, nagpatuloy lang ako at hindi ko pinansin yun at hindi ko tinignan din yun sa aking YouTube channel kasi nga nawalan akong pag-asa, hindi na ako mag-YouTube, mag-upload ng video. So, hanggang sa nito lang nakaraang araw is nalaman ko na pag na-open ko na yung aking Gmail account is pagtingin ko sa aking mga videos, so ayun, tinignan ko, meron na pag-click ko, meron na siyang AdSense. So, ayun. So, natuwa ako. Guys, kasi may AdSense na, di ba? May AdSense na. So, binalik ko ulit yung ibang video ko, may AdSense rin. So, nag-research ako kung bakit may AdSense na yung mga videos ko, kung kikita na ba ako. Kasi, di ba, sino bang hindi masaya na may AdSense na yung YouTube mo at ibig sabihin ko, kikita ka na doon. So, nag-research ako, pero hindi pala sa'yo mapupunta yung revenue ng mga AdSense ng videos mo. So, for example,
ako na small YouTuber. So, disadvantage ko yun kasi may, diba sabi ko, may AdSense na yung YouTube channel ko kahit hindi pa ako monetize. Hindi pa ako nakaabot ng 4,000 watch hour and 1,000 subscriber, which is yung requirements ni YouTube para ma-monetize yung YouTube channel mo. So, ang ano bang disadvantage ng may-ari sa akin noon? So, ang disadvantage sa akin noon is yung mga AdSense na nandun sa videos ko is hindi mapupunta sa akin yung revenue, kundi mapupunta yun kay YouTube or kay Google kasi siya yung may-ari ng aking channel, aking AdSense doon kasi hindi pa nga ako nakapag-monetize, which is yung kasunduan ng YouTube channel, ng YouTube at sa akin kung ma-monetize na ako. So, ang disadvantage doon is hindi sa akin mapunta yung revenue at yung kung mag i-reach ko man yung 4,000 subscriber is may possibility nga yung mga tumitingin sa aking videos is magsawa na kasi hindi natin alam kung maraming AdSense at matataas yung ads. So anong impact doon sa videos ko? So, ibig sabihin nun is hindi ko agad marireach yung 4,000 subscriber, ay 4,000 watch hour ko dahil ang daming AdSense. So, unlike sa mga monetized channel, is konti lang yung mababawas sa kanila na revenue. Pero sa mga small YouTuber pa lang na hindi pa monetized, is malaking disadvantage talaga yun sa kanila kasi hindi nila madaling makuha yung 4,000 watch hour. So, ayun lang guys. So, magsikap lang tayo ng magsikap na mag-upload ng video sa ating YouTube channel para ma-reach na natin yung 1K subscriber and 4,000 watch hour. So, thank you for watching. I hope you learned something. At kung mayroon man kayong content na isa-suggest sa aking YouTube channel, ay i-comment nyo lang po dyan sa baba at pagsisikapin natin gagawin niya. So, thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Madam Manjo Vlogs. And God bless us all. Thank you.